school po namin ay malayo po sa bundok. Sakay ng isang bansa. Tapos ang teacher po namin ay lima. Matulungan lang. Dito po sa school namin, marami ang hindi marunong magbasa. Yung iba rin kaklase namin, hindi po sila nakakapasok dahil malayo ang bundok nila papunta sa paaralan. Yung iba po, tumatawid ng ilong. At gabay. Kulang din po ng teacher. Awang-awa ako sa bata. Marami po talagang non-reader. It takes a village to educate a child. Isa po akong little teacher volunteer. Sumasakay po ako ng balsa, tsaka umaakyat papunta sa bundok para turuan ko yung batang hindi marunong magbasa. Hindi sumuko at nagbigay ka pa. Kapag hindi po kasi marunong magbasa, pwede po silang maluko ng iba. Pangalan ko po ay Jomel Echurena. Kung tawagin naman po ako ay Dagul. Kaya po Dagul ang tawag sa akin ay kasi yung bata po ako, ako po yung pinakamalaki sa magkakapatid. Kapag may basa po kami, pumunta muna kami sa kilaserayad para magluto ng kanin at ulam para sa ning mga volunteer. Yun pag-lunch namin. Yung bawat volunteers po, may dala-dala pong pag-lunch. Naghahati-hati po kami sa ulam at kakanin. Tawagin mo yung kaklase mo, ibigay mo yung mga lunch boxes. After po magluto ni Sir Ryan, pumunta po kami sa office para kuhain yung mga libro. Ito yung binabasa namin para sa mga batang hindi marunong magbasa. Mula po sa school, may dala-dala po kaming libro papunta sa balsa. Kapag bumaba po kami, ay masyadong madulas. Dati nga po, nadulas na po ako doon sa ilog. Tinuloy pa rin namin ang pagbuhat ng mga libro. Ang una pong magturo sa akin magbasa ay si Mama. Naalala ko po nung bata ko, kinikwentuhan po ako ni Mama ng mga alamat, tsaka tinuturuan rin niya ako magbasa ng mga libro. Nung bata po pa rin ako, gumagawa po ako ng tula. Yung mga kadalasan ko pong sinusulot na tula ay mga likas na yaman. Tapos, binabasa po ng nanay ko. Kapag binabasa niya po yun, masaya po siya. Nung wala pa po yung tulay, ang ginagamit pa po namin ay balsa para sa pagtawid ng mga tao. Kapag lumalampas po yung tubig sa balsa, yung mga tali po ay natatanggal.
tinatali pa ulit namin. Yung biyahe po namin, umaabot po ng isang oras. Kailangan po namin lumusong sa tubig para matulak ng yung balsang para sa pagmabilis. Yung tubig po ay malamig. Minsan po, sumasakit yung braso ko. Ilog. Sa tubig na ito'y hinahati ang kalubaan. Sa tubig ding ito'y binubuklod aming kaisipan. Hinahamon din ito ang aming hangganan. Ngunit itinatawid din kami sa ibang bayan. Gaya ng ilog, hayaang dumaloy ang aming karunungan. Hayaan kaming sisirin ang kaalaman. Baybayin ang haba ng katubigan. Habang binabaybay ang bawat titik tungo sa kaalaman. So, isa-isa lang, isa-isa lang. Tuwing Sabado at Linggo po, nagbabasa-basa po kami. Pumupunta pa kami sa bahay nila Angelica para turuan sila. Madalas po mga alamat ang aking binabasa. Bakit madalas alamat? Kasi maganda po kasi may natututunan po dito. Angelica, ito po si Angelica, yung kaklase ko ng grade 6. Kaklase mo siya ngayon? Opo, yung 4 na taong ko na po siyang tinuturuan. Ngayon, Angelica, babasahin natin si ang pasaway na si Stout. Dinalas istaw kay Aling Puring. Baka raw kasi nanuno ito. Pagkatapos na pagtatawa sa kanya, nakita sa plato ang ginagamit na pagtawas ng nakapatay ng isang tiplong na alaga ng duwende. So dati nung ano po, nung sinisimula namin yung balsa-basa nung 2013, kakunti lang yung mga nagpa-participate. May dala kami mga aklat, mga ituturo sa mga bata para sa mga ano, nag-absent. Kukunti lang yung pumupunta sa amin kasi nga siyempre marami din silang ginagawa every Saturday kasi yung balsa-basa namin. So naisipan ko na dalhin ito doon mismo sa mga bahay-bahay nila. So pagbaba namin ng pangpang, maglalakad kami papunta sa mga bahay-bahay ng mga bata. Isa sa mga factors kung bakit nahirapan yung mga bata sa pagbabasa, unang-una yun dyan yung pag-absent, malimit na pag-absent ng mga bata dahil sa distance ng kanilang bahay sa paaralan. Policy namin dito kapag masama yung panahon o malakas yung ulan, wag na silang pumasok kasi nga para maging safe sila kasi may mga ilog pa, or sapa. Madalim nang makauwi si Stout sa bahay nila. Ito po ako, nahirapan ako magbasa ng English. 9 of 7 po yung grade ko. Pag nagbabasa po ako ng English, may nahirapan po ako sa test na hindi ko maintindihan. Yung edad ko po yun, gusto ko talagang matutong magbasa para matulungan ko rin yung di marunong magbasa. Simula po nung grade 2, si Dagul na po yung nagtuturo sa akin magbasa. Hindi po ako nahiya na si Dagul po yung nagtuturo sa akin. Ang mahalaga po ay nagkakabasa po ng mabilis. Ngayon naman, tingnan natin kung gaano ka nakagaling sa English.
Today is a special day for Mario. After lunch, he is going to the zoo with Nanay and Tatay. Mario loves animals. Magaling na po siya magbasa. Dati po, nung mali-mali pa po siya magbasa ng English. The alarm clock rings. It is time to wake up Nana and Tatay. Ang mga tinuturuan ko po yung mga kinder tsaka yung grade 1 na hindi marunong magbasa. Mahirap ba magturo? Yung ibang ano po, kukulit na bata. Kapag diti, nung tumuturo po ako tapos sa iba nakatingin. Anong ginagawa mo kung may mga makukulit na hindi nakikinig? Hinawak ko yung ulo tapos pinapatingin ko sa yung binabasak. Ano sinasabi mo sa kanila? Sinusumbong kay Sir Ryan. Sabi ko, isusumbong kayo kay Sir Ryan pag hindi magbasa. Pagkatapos ko pong isumbong ay bumabasa ulit sila. Yung mga kid volunteers namin, no, mga little teachers, karoon kami ng ano po, training. So pinili ko ako mismo personally, pinili ko yung mga bata kung sino na ba yung mabibilis magbasa, matatalino din ng mga bata. Ang age range ng mga volunteers ko ay nasa 10 to 15 years old. So elementary and high school. Ay yung mga parents po, ini-inform ko din sila na yung mga, sabi ko, yung mga anak nyo ay pipiliin ko na maging volunteer little teachers. Actually, itong mga kid volunteers ko, nakikita ko sa kanila na nandiyan pala yung, hindi nawawala yung pagiging playful nila. Minsan, impatient sila kasi nga magsusubong sila sa akin na, sir, yung mga bata, hindi sila sumusunod sa akin. Minsan, wala din sila sa focus. Kasi siguro, bilang bata, hindi pa naman actually alam nila yung kung paano maging ano yung pasensya. Kasi tulad namin, alam namin yung dapat mahaba yung pasensya namin. Sila minsan, iksi lang. So, minomotivate ko lang sila para bumalik din yung focus nila sa pagtuturo o yung pag-volunteer sa pagtuturo ng kapwa nila, bata. Pagkatapos namin magbasa, bababa po kami papunta ng bangka para doon po kami mag-lunch. Parang picnic lang po. Yung iba naliligo, tsaka tumatalon sa bulsa. Mas mahirap po yung pauwi kasi yung agos ng tubig, hindi nagsasabay sa pag-abante ng bulsa. Kapag nagsasagwan po ako, mabigat. Kapag pauwi na po kami, sabay-sabay po kaming nagtutulak. Yung balsa-basa po, pinaka-challenge namin dyan is yung agos ng tubig. Nakikita ko yung napapagod din sila na sa pagtutulak. Pero, ang kagandahan doon, kahit napapagod sila, masaya pa rin sila. Kapag babalsa namin, lagi kong inuuna yung kaligtasan ng bawat kid volunteers ko. So I make sure na safe silang lahat. Yung ilog dapat mababaw lang. So kapag baha or masamang panahon, hindi kami nagbabalsa. Actually, pangarap ko din, sir, na magkaroon ng safe na balsa, yung motorized balsa. Tapos salvabida or life jacket para sa mga kid volunteers ko. Kung magpapagawa ako ng balsa, ini-estimate ko yung pagpapagawa ko dyan. Abutin na more or less mga 3,000. Ano yan, mga mahigit 30 mil at 30,000 or 50,000 yung bago. So hindi namin kaya yon. At younger age, dapat yung bata mamulat na sa pagsisilbi o pag-volunteer sa kapwa. Yung spirit of volunteerism, isa sa pinakamagandang kaugalian nating mga Filipino. Ito po yung version namin ng bayanihan system. Sakay ng isang balsa, isang oras ang pagpunta, matulungan lang.
silang makapagpasa. Bye bye. Nagpalit muna kami ng damit kasi nagbalsa-basa kami kanina. Akyat po kami ng bundok, doon naman po kami magtuturo. Meron po kami tinatawag na for knowledge. Umakyat po kami sa bundok, papunta kila Jo Marie at kila Sarah Jane para turuan sila. Yung mga batang pinupuntan po namin, sila po yung madalas na hindi pumasok. Kasi maputik ang daanan tsaka maulan. Pag umulan po ng malakas, mga pag humahakbang po kami, ay yung iba nadudulas. Mga dala-dala po namin na gamit ay yung mga libro tsaka yung mga tabla na may sulat ng mga abakada. Kapag umuulan po, halos isang oras po kami lumalakad. Isang paraan ko din to promote the education, na pabalikin yung mga bata na nag-drop out na, yung mga bata na laging absent. So kinakausap ko yung mga parents. Sabi ko, Nay, Tay, sana po encourage nyo sila na bumalik sa paaralan. Regalo. Si Lola Kustina ay matandang dalaga, maawain at pangangailangan nilang dalawa. Ako po si Rosemary Magdamit Sardanya. Ako po ang nanay ni Jo Marie. Si Jo Marie grade 5 14. Si Jo Marie panganay sa limang magkakapatid. Difícil maglaog si Jo Marie. Lalo na kung mauran, ba, nakaagi sa sapa, putik. Pagkakun mauran, nagap, iskwi ko naman siya. Tinutulungan na naman siya ni Tino. Lalo na kung walang pasok sa eskwela. Nay, anong grade po ka muna tapos? Grade 6 months sana. Eh? Hindi mo na ako nagtukuan ng school. Ta mahirap mag-lakuan sa kahirapan. Nadipisilan man ako mag-eskwela sa dayot pa ako. Alayo sa ng eskwela ng balay na. Nadipisilan man po kamo magbasa kan aki po kamo? Oo. Nata po? Para man sa akin nagaturo sa to dati. Arag nga na. Muya po nindo makatapos nin pag-adal si pag-eskwela si Jo Marie po. Siya kung gusto niya magtapos, siya man sa nampigunga kung gusto niya. Hmm. Kung kaya niya, mag-eskwela. Ano po sa indo na day na po siya makatapos nin pag-eskwela po?
Kung abo niya, hindi man mapirita, abo man siya. Panglima ang probinsya ng Sorsogon sa may pinakamataas na dropout rate sa buong Bicol Region. Cinderella was a perfect beauty. She shone. Kanina, nang marunong siya magbasa yung Pilipino. Ngayon naman, yung ibang binabasa namin dito, hindi pa siya nakakapagbasa. Mas napansin ko pong nahirapan siya sa English, magbasa. Sa mga kid volunteers ko, may time din na sila mismo, namamali din sila. Pero nandun kami mga teachers to correct yung pronunciation. There's always a room for improvement. Kaya din namin ng mga teachers, despite na marami kami mga trainings na kukuha, pero open pa rin kami sa pagkatuto. Mas gusto namin na marami kaming trainings na masalihan. Parin dito sa mga letrang hindi mo nabasa. Itong salitang to ay realize. Isa sa bawat 10 Pilipino, edad 6 hanggang 24 ang hindi nakakapag-aral. Sa pinakahuling tala ng Philippine Statistics Authority, nasa 24 na milyong Pilipino ang hindi nakakatuntun sa paaralan. Good afternoon po sa inyo. Ngayon po ang basahin natin ay itong mga letra. M. Kakantahin natin ang letrang M. Uno ang ton. Letrang M. Letrang M. Tunay na yaman. Minsay sumagi sa aking isipan ang isang katanungan. Ano nga ba ang tunay na kayamanan? Iyon bang salapi na nabibili ang lahat o kapag ang kaalaman ay sapat? Sino nga ba ang tunay na nakakaangat? Sa aking musmos na isipan, napagtanto ko ang kasagutan. Ang tunay na yaman, hindi binabaon sa lupa. Hindi itinatago sa mata ng iba. Pagkus, ito'y pinapalago, ibinabahagi sa ibang tao. Si Mama, sinasabihan mo po kami na mag-aral. Para paglaki ko daw, para pag nakapagtapos ako ng pag-aaral, matupad ko po yung pangarap ko. Ako gugising kasi di pwedeng malate. Ang haba pa ng biyahe, almost 20 kilometer papunta. So hindi talaga pwedeng malate kasi tatawid pa ako ng ilog. Mas madali po yung transportation kapag magmotor kasi convenient po ako dito. Mula po bayan, nasa 12 po na barangay ang dadaanan bago po makarating dito. Sa biyahe, madalas nauulanan po ako, kaya ang hirap magbiyahe. Minsan naman, sobrang init na ng araw. Dati po, nagbabasa pa po ako papunta rito. Galing po sa sentro, iniiwan ko po yung motor ko doon sa kabila na barangay. At maglalakad pa po ako, tatawid ng ilog, magbabalsa. Pero ngayon po, ngayon pa lang na taon na to, meron na pong tulay. At tinatawid ko na po yung motor ko papunta dito. Thank you.
si Teacher Marie Chris Cayabiablaguno ng isa pong guro ng San Jose Elementary School. Hinahawakan ko po ay grades 1 and 2 at mahigit 2 taon. Magtatatlong taon na po akong nagtuturo bilang multi-grade teacher. Nagtapos po ako sa Bicol University, batch 2014. Pag multi-grade po, ibig sabihin po nito is 2 or 3 yung hinahandal mo na klase. Lagpas po sa 2 na klase sa isang araw. Kulang din po ng teacher kasi ngayon po mas lalong tumataas ang standard ng DepEd, mas lalo pong tumataas yung standard sa let passing. So, kaya po, kulang po ng manpower ang DepEd. Kapag sa reading po namin, hinahati ko po sila sa 2. Kapag po nagtuturo ako sa kabila, dito naman po may activity po sila, nagbabasa sila dito. At kapag dito naman po ako magtuturo, ay sila naman po ang nagbabasa. At kapag po iniiwan ko sila, may ina-assign po akong little teacher. Ina-assign ko po yung mga little teacher kasi sila po yung nangunguna sa pagbabasa at para ma-train din na po sila, kumbaga ma-enhance na po sila sa pagbabasa. And then po yung mga tinuturuan niya po is yung mga beginning readers. Another, punsa ilan o? Nung una po, ang hirap po talagang magturo kasi ang layo po ng tinuturuan. So, you have to sacrifice for yourself. As a teenager, kasi 20 pa lang po ako nag-start dito. Where is love? Naiyak ako kasi nung una. Where is the top? Awang-awa ako sa bata. Awang-awa din ako sa sarili ko. Yun po yung madalas hindi nakikita ng ibang tao na kapag teacher ka, ganito lang yung gagawin mo. Pero no, lalo na kapag nandito ka sa malayong lugar, yung sakripisyo mo sa oras, sa personal life mo. Noong unang taon to po talaga, naisipan ko na ayoko nang magturo kasi na-consume na yung life ko doon. Parang ang aga ko naman doon tatanda. Kaya noong una naisipan ko din na mag-quit na sa teaching. Education yung tinake ko kasi yun yung sabi ng mother ko. Mother ko kasi teacher, tita ko teacher, lahat kami teacher. So dapat para ma-ano yung generation namin as teacher, pinat-teacher din ako. Nung una, ayaw ko talagang tumanda magturo kasi naisipan ko mag-quit. Pero ngayon po, gusto ko nang tumanda magturo kasi the more na tumatagal ako sa pagtuturo, mas marami rin yung bata na nabibigyan ko ng future. Nung una po, ang mga mahina po talaga silang magbasa. Marami po talagang non-reader. Ngayon po is, I am proud po na wala pong non-reader dito sa klase ko. Kahit grade 1 pa lang po yan, marunong na po yan magbasa ng Filipino at English. Ito ay nakakapagano, nakakapulong sa atin na mag-construct tayo ng ating sentence. Pangarap ko po kasi ay maging guro para turuan ko yung mga bata na nahihirapan magbasa. Dumel? This then? Tom has won the race. Tom has won the race. Ako po si Ginoong Robert Manlangit Rihoso, ang tagapayo ng baitang ikalimang at ikaanim. Bali po ang silid-aralan na ito ay binubuo po ng 2 baitang, ikalima at ikaanim na baitang. Grade 6, would you please read? Use the words what? Talagang nakakapagod kung sa nakakapagod. Ano? Kasi buong araw talaga, tuturuan mo yung 2 klase. Nung grade 5 po si Dagul, may isa kasing subject or asignatura na magaling talaga yung bata. Ano po? Alam yung mathematics. Ayan. Magaling siya sa numbers at magaling din siya mag-analisa ng pangusap. These words are called and derogative determined. Mabilis siya makakatch up ng tanong. Basta't maipaliwanag mo yung pinanggalingan ng tanong. Pagsusulat ay mas mahusay kung may lapis na hawak ang iyong kamay. Makapagbabasa ng kwento kung may mapupulat na libro. Itong paaralan ng San Jose Elementary School
Marami kaming sakop na sityo, sityo Tambo, sityo Ilawod at sentro, kung saan yung mga bata namin ay nasa 96 na mga bata from kinder to grade 6. Yung mga teachers dito ay humahawak ng dalawang grade levels. Unang-una, yung kulang kami sa manpower. Sa teachers, pangarap ko din na sana madagdagan kami ng mga teachers dito para yung multi-grade classes, yung labaw sa grade 1 at grade 2, ma-separate ko sila para matutukan yung grade 1, isang teacher din, yung grade 2, isang teacher din. As of now, nasa 98% na po yung mga batang mabibilis bumasa. Dati napakababa ng aming performances. Alam ko yung mga factors doon, yung kulang kami sa mga libro, kulang kami sa support, sa dropout rate. May isa kaming dropout dito. Guro, mula pagkabata hanggang sa pagtanda, kayo ang tumatayong pangalawang ina at ama. Nagsisilbing gabay sa aming buhay, hindi alintana ang pagod sa pagtuturo, hindi sumusuko hanggang sa kami ay matuto. Salamat sa pagtuturo sa aking magsulat, kaya itong munting tula ay naisulat. Salamat sa pagtuturo sa aking magbasa, kaya salitang salamat ay aking naiwikan. Salamat mga minamahal naming guro. Tunay kayong bayani. Kami ay sumasaludo sa inyo. Dati po, mahilig po akong magbasa ng tula. Sumasala po, pangoo po ako nun kapag may contest. First po, nung grade 3. Pangalawa po ako nung grade 4. Pangisa, kasi wala akong kalawat. Ngayon po, nagsumusulat ako ng tula para basahin to sa harap ni Mama. Ang plano ko po, basahin ito kapag dinalo ko na po siya. Ngayon, kamusta na yung sinusulat mong tula? Ngayon po, sumusulat po ako para tapusin. Madalas po mag-volunteer si Mama para magturo. Tinuruan po kami nila Mama ng mga classmate ko noon mag-drama. Ito po yung mga kapatid ko. Siya po si Sunshine, siya po si Kaylin. Ilang taon na sila? Five years old, takas 10 years old. Nag-aaral na ba sila? Opo. Grade 4. Kinder. Sabi po sa akin nanay, ay turuan ko daw yung nung mga kapatid ko. Para daw kapag na sa Donsol na rin sila, hindi daw sila mahirapan magbasa. Kapag dating po sa pagbabasa, mahigpit po si Mama para makapagbasa kami. Nung bata po ako, madalas pa po akong turuan ni Mama ng alaman. Kapag pauwi na po kami galing sa paaralan, tinuturuan ko po yung mga kapatid ko magbasa. Ilang beses ka mo nagabasa sa Ramadlaw? Ano ngayon sa permin yung napigabasa? Ni Kuya. Anong naramdaman nito kapag nagabasa ka mo ni Kuya? Kuya. Idol nito si Kuya pag nagabasa. Iyo. Kapatid, kahit na minsay parang aso't pusa kumag-away, huwag kalimutang kayo'y mahal kong tunay. Hinding-hindi kayo pababayaan. Ang inyong kuya lagi niyong sandalan. Pangarap natin ay magandang kinabukasan.
Kaya payo't mga aral ko naway pakinggan. Ang nais lang ng inyong kuya, matupad ang bilin ni ama at ina. Kaya kahit pumuti na ang buhok natin sa katandaan, walang iwanan, tayo ay magmamahalan. Mahal kayo ni kuya, yan ang lagi niyong tatandaan. Ako si Lalin Lorena, tiyahe ni Jomel o Dagul. Kami ang kumupkup kasi nag-aaral sila, kabawa naman. Porsigido talaga siya, kasi kahit na anong gawin na, pag inuutosan ko, tinatapos muna yung ginagawa niyang assignment. Nakikita ko sila kasi pag ano, may mga assignment yung mga anak ko, pag hindi marunong, siyang nagtuturo. Nung tatay ko po, nasa Donsol para magtrabaho. Umuwi si tatay sa isang bulan. Isa. Ako po si Benji Lorena, katira dito sa San Jose. Ako po ang tatay ni Jumel, mas kilalang Dagul. Ako po, nagtatrabaho bilang utility worker. Nakadistino ako dito sa bayan. Sinabi ko sa kanila na huwag mong pababayaan mga kapatid mo, alagaan mo, bantayan mo. Kasi wala na si mama niya. Konti-istit lang, sasama-sama na rin tayo dito. Malungkot. Malungkot ako dahil hindi ko nakakasama yung mga bata. Dapat sana umuwi ako ng araw-araw, kaya lang taliras pa masay. Sabi ko sa kanya, sabi ko, mag-aral ka ng maigi para pagdating ng araw, lalampasan mo pa ako. Magiging, di ko alam kung anong course niyang gusto niya pagdating ng panahon. Sa kabuuang populasyon ng Pilipinas, tinatayang nasa 9 milyong Pilipino ang hindi marunong magbasa, magsulat at magbilang. Magpo-practice naman tayo magbasa. Pero this time, oorasan natin yung speed mo sa pagbabasa. Papabasa ko to sa inyo sa English. May stopwatch tayo. So, alamin natin kung gaano ka nga baka kabilis na sa pagbabasa. Okay ba yun sa'yo, ah? Sige. Sly, fox was just running around and feeling frisky. He was... After the balsa-basa, may mga binibigay kaming assessment sa aming mga kinikater ng mga bata. Mayroon kaming ready-made na test. Making a... Scratching. Noise. So, Jomarin, naka 3 minutes and 51 seconds ka. So, ngayon, magpa-practice pa tayo ng... Magpa-practice sa pagbabasa, especially sa English. May mga words ka pa na... hindi pa na... na-recognize. Actually, pagdating sa speed reading si Jomarin, beginning pa lang siya. Sa tulad niya na 14 years old sa ganito pagbabasa, siguro na-late siya sa yung ma-develop yung kanyang pagbabasa. Isa ngayon sa mga reason na minsan wala siya sa klase. So, kaya nga namin siya pinupuntahan through Walk for Knowledge para matulungan yung batang ito. Actually, si Jomarin kailangan talaga practice. Kailangan siya i-follow up lagi. Tapos, Jomarin, iwasan mo na mag-absent, ha? Dadalawin ko si mama kasi namimiss ko na po siya. Ito, dito po. Bakit wala pang lapida ngayon? Kasi po, wala pang pambayad ng lapida si Papa. Paano mo nalalaman na sa mama mo yan? Wala. Alam ko dito siya linibing.
May palatandaan ka? May palatandaan. Ito yung nakalakay dyan na lapida tapos tinanggal. Nitong June na namatay po si Mama dahil sa atake sa puso. Nagpunta po si Papa doon. Sinabihan sila Lola. Si Papa po yung nagsabi sa akin. Ay, si Papa po yung narinig ko na namatay na si Mama. Yung asawa ko po may sakit, yung ano niya, gulter, tapos laging inuubo, nakapos ng paghinga. Nalaman ni Dagul na namatay ang nanay niya, iyak na iyak. Dagul, tanggapin mo na lang niyang wala ng mama mo kasi ano mo, may sakit, tinatin nila sa iyo kung ano mangyari. Hindi ko akalain na aabot sa ganito dahil iniwan ko siya dun sa ospital, malakas pa. Na, nung bumalik ako, patay na. Heart attack sa CR na namatay. Kinapos ng hininga, doon na bumagsak sa CR. Dagul, mag-aral kang mabuti kahit wala na si mama mo. Kung pabayaan mga kapatid mo doon sa San Jose, lagi mong gagabayan, tuturuan. Aming ilaw ng tahanan, bukod tangi ko sa puso't isipan. Aruga at kalinga, hindi ko makakalimutan. Mga aral at turo mo aking tangan-tangan. Hindi mabubura sa aking alaala. Araw na ikay mamamaalam at nawala, para bang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Ako'y napatanong, bakit ka kinuha ng maaga? Kaya sa ngayon, puso ay nangungulila sa mainit mong yakap, Mama. Sa kabila ng lumbay, ako ay nagpapasalamat. Dahil sa pagtuturo mo sa karunungan, di ako salat. Salamat sa pagiging isang mabuting ina. Salamat at ikaw ang una kong maestra. Mas maganda po talaga na maraming guro sa Pilipinas kasi yung guro po, sila po yung catalyst sa pagbabago. Sila po yung instrumento sa pagbabago. Wala pong pinipiling edad ang pagtuturo. Kasi po, nasa karanasan po yan, nasa puso, kung paano po kayo gusto ninyong makapagpabago ng buhay ng isang bata. Actually, yung pagiging teacher po ay wala sa titulo. Kailangan lang ay may puso tayo, may passion tayo, para lang may share natin yung ating kaalaman sa mga bata. It takes a village to educate a child. Kaya pangako ko sa iyo, Mama, sa araw na makuha ko ang aking diploma, alam kong nakangiti ka diyan sa langit. Iyong pagmamahal at pangaral sa puso ko'y walang kapalit. Bundok, binaybay ang mga ilog upang malinangan ang edukasyon. Bye-bye.